two. The heart of the brains of El Gamma Penumbra. Ruel, welcome to the show, and Marvin. Congratulations. Thank you, bro. Tapos yung sinasabi ko yung medyo Becky, nawala. Talaga, this is a night of medyo. Medyo, usin medyo. Pero sila hindi medyo grand winner. Tapos sabi niya, and then sinabi na, hindi po medyo, Becky talaga. What is his name? Mark po. Nasaan si Mark? Medyo masama po yung pakiramdam. Medyo masama ang pakiramdam. Usa, medyo, medyo namatay. This is a night of medyo, diba? Okay. How was it? I mean, how was it? Mag-umpisa tayo dun sa gabi, noong grand finals. Doon po, nung gabi po ng grand finals, para po kami mamamatay. Nung nagtitrim down na po, nag-i-eliminate na po. Mula sa top 6, okay. Top 4, top 3, hanggang nag-top 2, hanggang in-announce po yung winner. Hindi po kami makahinga na sa sobrang kabo po. Di ba? Talaga? Galing. Okay, sino yung feeling yung kalaban nyo? Sa totoo lang, nung tatlo na lang kayo, kasi yun inabot ko, I was still at home. And then yung ano talaga, ay, si Mongolia, Jerfil, at saka kayo, si Jerfil po talaga. Yun. Feeling nyo, hindi si Mongolia? Hindi po kasi namin na ano yung kanilang Facebook po eh. Si Jerfil po, nakikita po namin yung ano po niya, yung mga supporters. Din sa po. Facebook. Pero meron kayong kasunduan, di ba, na apat na taga-Pilipinas. Kasi di ba may hip-hop dancers din? Apo. Apo. Nakasabay ko sila sa airport eh. What's her name? Junior New System po. Yon. Oh, tapos who's the other one? And then, si Gwyneth Dorado po, yung the girl kid. Oh, yun. So, anong kasundo? Anong apat na Pinoy? Kami po, nung wala pa po, hindi pa po ina-announce yung winners, naglolokohan po kami. Sana, Pinoy manalo. Uy, bigyan mo naman ako ng shoes pag nanalo kayo. Swimming po. Swimming tayo. Maganda naman po yung bonding ng mga Pilipino. Komportable naman po sa isa't isa. Okay, kanina, we were asking you, kasi part of the prize, aside from the cash, hindi ba, na 100,000, nakuha na, hindi pa? Ano processing? Normally, alam ko with it, well, at least sa Philippines, di ba? It's within one calendar month. Yes, well, one. Mga ganun din. Within one month, di ba? Pero dollars. Alam ko sinabi niyo na ito sa mga interviews niyo, but para lamang marinig ng ating mga tagapanood, you are helping a home for the aged. Yes, in Batangas? In hometown po namin sa Tanawan City, Batangas po. Santa Ana, San Joaquin, home for the aged po. Okay. So, yun yung parents ni Mama Mary? St. Anne and St. Joaquim, di ba? Santa Ana and that's right. San Joaquin, tama? September 8 kasi is yung altar ng Borongan ay si St. Anne na karga-karga si Mama Mary. Oo, yun. So yun ang tinutulungan nyo. And then, for each of you, kasi di ba there are 13 of you? Apo. So anong hatian nun? Wala pa po. Hindi pa napapag-usapan. Hindi pa napapag-usapan. Kasi also, yung mga ibang miyembro na naiwan dito sa Pilipinas, syempre, hindi naman pwedeng pabayaan din natin, di ba? Pero, ilan ba kayo? 19? 19 po. But we leave it to you. Paano, ako, I've always wanted to ask you this. Paano kayo napunta sa shadow play? Kasi po, nung nag-offer po yung, nung nagkaroon po ng Pilipinas Got Talent, kasi ang dami pong hip-hop dancers dito sa Pilipinas. Kung makikipagsabayan po kami, hindi po namin alam kung papato kami. So, nag-isip po kami for Pilipinas Got Talent na shadow play. Nag-isip kami, kaninong proseso ito? Who was thinking? Kayo lahat? Kami naman po lahat. Okay. No, pero I think what set you apart was that you had a message. Totoo yan. Diba? Even back then, diba? Ang alala ko, it was about freedom. Kalayaan, yun yung isa sa mga ginawa nyo nung PGT guy natin. And your winning piece was about saving Mother Earth. Pero ito naman ngayon, diba? Yung lumalim. Yung nag-isip talaga, diba? Nang parang... Yes. Yung mga theme na pwedeng i-embrace ng lahat. Is shadow play something that can be learned by ordinary boys and girls? I mean, gaano ba ito kahirap? Actually po, medyo mahirap din po. Kasi po, kailangan din po. Kasi yung unang-una po, dun sa konsepto, kailangan po talaga ng matinding research din po. Then at the same time po, pag naman po nasa likod ka ng screen, yung choreography po, kailangan talaga precise, sakto. No? Or hindi pwedeng medyo-medyo. Hindi pwedeng medyo-medyo. Tama, Chris. Wait, you're putting up a shadow play school. Ito ba itutuloy ninyo? Apo, pasana po. Ganda yun. May-share po namin yung talent. Kasi transference na yan ng expertise para yung mga bata ay matuto ng maayos. And siguro, di ba, I was wrong. They have only performed in Malacanang once, but I watched that. Was that yung Thailand? Yeah. Ang nandito, di ba? State lunch. Tama? Di ba Thailand? Or kay Sultan of Brunei? Yan pa, yan pa. Ay, Sultan of Brunei! Okay. Ay, taray! Mas bongga. But they have been performing for the Department of Tourism, di ba? A lot, di ba? Galing. Di ba pinakilala ko kayo, kay Secretary Mon, yung Menes, aminin nyo naman yun. Kasi sinasabi nung inan, dumedsa ko. Hindi, di ba? Tapos marami kayong racket sa kanya. Congratulations. Magpasalamat.